po ng diskusyon para sa ating mga quarantine classification. Nagrekomenda po inyong IATF na pahabain pa ang enhanced community quarantine ng minimum na isang linggo sa buong Metro Manila at mga probinsya ng Laguna, Bulacan, Cavite at Rizal. Uulitin ko po, karagdagang linggo, minimum one additional week beginning on the 5th sa Metro Manila, Laguna, Cavite at Rizal. Kasama po dito sa pag-review ng ating IATF na kinakailangan paintingin po yung ating tinatawag na PDITR o yung ating prevention, detection, isolation, tracing at reintegration. At dahil dito po, rinirequire po natin ngayon na magkaroon ng daily monitoring ang mga lokal na pamahalaan, ang ating mga NTFSARs para po malaman natin kung ano yung resulta ng pinainting natin na PDITR. Kasama po dyan sa PDITR na tinatawag natin ay yung pagbabahay-bahay, paghahanap ng mga merong simptomas at pagsasubject sa kanila sa PCR testing at sa isolation. Pagdating naman po doon sa ating health capacity na kinakailangan natin talagang pataasin, mabuting balita po. Dito po sa linggo ng karagdagang ECQ ay meron po tayong 110 additional na moderate to severe beds na bubuksan na po at magiging operationalized o magiging operational dito po sa Quezon Institute, no? Bukod pa po ito sa mabubuksan natin mga additional moderate and severe bed capacity sa susunod na buwan, hindi po bababayan sa 160 additional moderate to severe bed capacity. So ulitin ko po, one more week at least ng ECQ sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Cavite at Rizal. Sasabayan po natin na pinainting na prevention, detection, isolation, tracing and rehabilitation na imo-monitor natin on a daily basis. Nananawagan din po tayo sa mga lokal na pamahalaan sa mga lugar neto na paintingin ang kanilang enforcement doon sa ating mga ginagawang quarantine measures kasama na po yung paninita sa mga tao na hindi sumusunod sa minimum health standard ng mask, hugas, iwas. Nananawagan din po kami doon sa mga pwede na po magpabakuna, magpabakunan po kayo. At dadagdagan po natin itong linggong ito ng 110 moderate and severe bed capacity po ang ating healthcare system. So yun lang po, itong one week po ito, patapos po ng one week, kung napatunayan po natin na gumagana ang ating PDITR, po pwede naman po tayong mag-MECQ sa susunod na linggo. Pero titignan po muna natin ang resulta ng karagdagang ECQ. Yun lang po. At sa Lunes po ay sasagutin natin ang lahat ng katanungan sa ng mga kasama natin sa Malacañang Press Corps. Kasama po natin sa Lunes si Yusek Vergere para dun sa tinatawag nating pinainting na PDITR dahil it will not be business as usual. Malawakang reforma po ang ginawa natin pagdating natin sa PDITR initiatives natin. Kasama rin po natin ang WHO representative to the Philippines para i-explain ano ba itong mga variant nito na biglang naging dahilan ng paglobo ng mga kaso. At saka kasama rin po natin si Dr. Altea dahil siya naman po mag-explain kung ano yung expectation natin matapos ang karagdagang ECQ. Yun lang po at sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, advanced Happy Easter, pero sa ngayon po ng Sabado de Gloria, a blessed Sabado de Gloria to all of you. Magandang gabi po sa inyong lahat.